Dalangin namin, Panginoon, na dumaloy ang kalakasan sa bawat isa upang sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon, hallelujah, mapagpala ang bawat isa, mabago ang bawat isa, magkaroon, Panginoon, ng bagong pag-asa, direksyon sa buhay. Let that wisdom as well as understanding dumaloy po, Panginoon, sa bawat isa. Anoint your people as well as your servant. In Jesus' name. Amen. Ito po ang masaya.
Pinag-usapan natin about eagerness. Amen? Amen. Sabi ko nga eh, hallelujah. Obvious manifestation yan ng totoong nakakilala sa Panginoon. Amen. Yung pagiging eager. Praise God. Kung Tagalogin mo, isa sa simpleng Tagalog ng eager is kasabikan. Praise God. Pero it's more than that, actually, hindi lang sabik. Iba kasi yung sabik. Iba naman sabihik. Sabihik. Si ko yung B&B, Kilipanzi yan. Kasi dapat sabik tayo eh. Mahirap lumago nang hindi kasabik. Kaya kung hindi mo nararanasan ng kasabikan, praise God, malabo ka. Blur. Pag wala yung kasabikan, blur yan. Pero iba yung sabik eh. Praise God. Amen ba? Yes! Hallelujah. Glory to God. Tapos si Paolo, pag wala, nung naging sabik na, unti-unti nababago yung pinapos niya. Kasi lahat ng agree na gwapo ako, parang ganun ba yun? Ayos talaga si Paolo eh. Iba kasi yun eh, magbibigay sa iyan, magtutulak sa iyan eh. Kasi pag-passionate ka, sabik ka, nako, ibang usapan. Praise God. Amen ba? Amen. Kaya yan ang dapat na mag-manifest sa bawat isa. Amen. Praise God. Kasi pag sabik ka, kahit anong kahit na problema. Tandaan yung pinag-usapan yung nung Wednesday lang. 1 Corinthians 10:13 na ano, hallelujah, ano man ang pagsubok ng dumating sa iyo ay talent. Hallelujah. Tapat ang Diyos. Siya pa nga ang magpapalakas sa iyo. Yeah. Ang itong naray Lord, pag may pagsubok, lumalakas yan, hindi yan kumakalas. Yeah. Bakit? Testing yan kasi nila. Ni Lord sa'yo, kaya kaya mo yan. Walang pagsubok na hindi mo kayang harapin. Yeah. Testing yan, yung test eh. Test yan eh, dapat pumasakat dyan sa testing ni Lord. Yeah. Hindi lang sa mga exam, kundi dapat doon sa testing ni Lord. Hello, amen? Yeah. Hallelujah. Kaya eagerness is so important. Paano magiging passionate nang hindi ka eager? Hello, amen? Amen. Amen. Kaya nga pinag-uusapan natin na ang disciple dapat ay, ano, disciple must be continually bilang. At bakit wala na naman? Umpisa ng pindot yan, isa? Kasi dapat. Ayan, ayan, pare. So, wala. Wala pa rin. Magic, hindi ko pa pinindot. No? Praise God. Oh, pakibasa nga yan, number 4. Eager to encourage others. Oh, praise God. Eager to what? Encourage others. You know, hindi ka makaka-encourage nang hindi ka eager. Amen! Amen? Amen. Subukan mo na. Check, praise. Ano ba yun? Subukan mo na. Oh, si Ina, maki-invite. Sabi yan, Ina, invite kita kay Lord. Si Lord, ano? Grabe siya. Gumubuhay siya ng patay. Patay na buho. Hindi na kapatid, kasi hindi na nagulbuhay yung buho ni Ina. Ayos na niya. Paano hindi mamamatayan? Kasi paano nung kilintas ang pinagkagawa ko siya? Piliin mo maging iba dyan, masama sa akin. Saan? Sa church. Sa iyo doon. Sasama ka ba? Magdala. At sasama ka ba? Kasi kahit ganun iba, tama ka. Tama ka. Ang tapos ka. Sa funerary. Sasama ka pa rin. Ha? Bakit ganito? Di ba? Isin na ba yung talents na nasasama? Ako ayaw na ayaw ko sa lahat, yung kasamang boring eh. Amen. Ayaw na ayaw ko sa lahat, yung kasamang hindi nagsasalita. Amen. Kasi hindi mo may spelling kung anong, kung meron bang naramdaman o wala talagang pakiramdam. Ang hirap ng ganun eh. Amen. Amen. Di ko sinabing magwala ka, but the thing is,
Eh, dapat maging magpakatotoo ka. Pero yung magpakatotoo, kahit may problema ka, kaya mo yan! Yes! Sabi mo lang sa kapatid, kaya mo yan! Ang kagandahan na bawat dinadaanan mo, ng mga pagsubok, alam mo, hindi mo lang learning process yan, kundi hallelujah, time to excel. Why? Pag may mga lumapit sa iyo ng ganong sitwasyon, alam mo agad paano solusyonan dahil dinaanan mo. Eh paano kung wala kang dinaanan? Mahirap magtanong sa isang tao na hindi niya alam kung saan siya pupunta o hindi niya alam kung saan yung lugar na yun. Subukan mong magtanong. Naalala ko noon na may nagtanong sa akin, laking Retiro ako, Quezon City. May nagtanong sa akin, saan nito yung street na yun? Sabi, ah, alam mo yan. Pero ako naman siya, pagaling alam mo yan. Doon! Ikita ko naman yung taong nagtanong sa akin, mukhang pagod na pagod na. Ayaw ko doon. Mga ilang ano pa? Lakad siya. Tapos pasok ako, sabi ko, di ba, nagtanong ako sa kapatid ko, ate, di ba doon yung bus? Hindi! Sabi niya, dating pangalan niya na ay ganito. Naalala ko, yung street ni Spiegel Perez, malapit din sa Lopez. Ah, ganun ba? Spiegel Perez? Oh, bakit? May nagtanong ko sa akin. Mukhang pagod na pagod na, tinuro ko to. Ay, nako, patay kapag nakita ka niyan mamaya. Kaya ang ginawa ko, hindi ako lumabas mag-apo. Kasi na, sa halip na makatulong ako, Dito. May nakonserta lang upo sa loob. Dito. Nireserva kami joining kasi alam niya na late ka. Salamat ka sa kanya. Hallelujah. Glory to God. Hey, ang hirap magtanong eh, yung hindi alam. Pero tingnan mo, pag dinaaran mo yan, alam mo, lalo na kung merong epekto sa'yo, yung mga bagay na dinaaran mo, bakit nasaktan ka lang gusto. Pag may nang tanong sa iyo, may dinisipul kang gano'ng sitwasyon, alam ko yan, inaanam ko yan, inaanam ko yan, paano ka nakapa? Oh, may kukwento ngayon! Ganito ginawa ko. Amen! Amen! RC, magtanong ka kay MM paano siya tumataba. Si MM ngayon, nagkakalaman na ha. Oh, nakakalaman na si MM. May laman ka na lang. Oh, di ba? Praise God. Yeah. Lemmy, magtanong ka kay MM, paano siya tumangkad? Sure. Yeah, ganyan. Ganun na. Kailangan naman kay Joyling ka magtatanong. Okay. Magtatanong ka dyan, walang makawala ka mapapala. Kay MM ka magtatanong. Yan. Right. Magtanong ka kay Roger, paano sumayaw? At doon mo madidesisyonan na ayaw mo nalang matutong sumayaw. Hallelujah. Ganun dapat eh. Kaya may mga bagay-bagay na dinadaanan natin, hindi lang para mabigot at masaktan, kundi bakit pagsisimulan ng breakthrough mo yan? Yeah! Ibang usapan kasi pag ikaw naging encourager. Amen! Kasi pag sinabi encourager, dumaan man sa mga bagyo pagsubok sa buhay, pero hallelujah. Hindi ka maging... Kasi kaya ka naging encourager, kasi established sa'yo ang pagiging courage. Amen! Pag hindi ka encourager at established nyo, courage ang matitilagat, rage. Amen! Ano ang meaning nun? Balakas sa buhay. Hindi, syempre, magiging mutok, galit, mutok sa buhay. Hello, kaya nga, ang encourager ay na-overcome, hallelujah, yung rage, kaya siya nagkaroon ng courage, and he became encouraged. Yeah. And he was encouraged, I mean. Oh. Hello, amen? Amen. Oh, kaya nga, pag oras na punong-puno ka ng rage, apektado ang iyong age! Nadagdagan pa! Di ba? Mamaya pa yan. Mukhang wala na eh. Nadagdagan. Praise God. Oh, kasi pag in-rage, tapos past tense yan, ang pagpuno-puno ng rage, magiging aged. Praise God. Hello! Amen? Amen! Hallelujah! Kaya, be eager. Why? To become encourager. Amen.
Praise the Lord. Kasi yung encourager, siya muna ang nakaranas nito at ngayon ipaparanas sa iba. Amen. Hallelujah. Amen ba? Amen. Tanggalin niyo na kapalitan sa buhay. Ayoko nang mabigo. Di mo ka maligaw. Ayaw na masaktan. Huwag ka makakrush. At last to see you. Praise God. Hallelujah. Alam niyo, encourager, ang lagi niya nakikita, opportunity. Amen. Praise God. Natutuwa ako sa Brooks Point, Palawan. Ito po yung centrals na ka-network natin. Kasi grabe, ngayon patindi ng patindi yung mga posts nila pag tungkol sa sana, inamuhin ka tabi mo, sana mag-share mo na ano, no, hindi po God, patihila, o. Oh, dapat magkaroon kayo ng copy ng copy, pero nga ng copy rin ng parang pinakakalaki. Kaya ko tayo makikita na si Nina magpo-postal rin. Si Rachel, yeah. Si Vanessa, yeah. Thanks God. At kayo lahat na nasa harapan, thank you. Yan. Yan ito. Magkaroon kayo dapat ito. At least 10 pieces a week. 10 piraso, hindi para pang-text. Ito ay isi-share mo. Paano? Tanungin mo yung leader mo, yung life group leader mo, yung network leader mo, para mag-i-train ka. Tapos ipo-post mo kung sino yung sinieran mo, mag-selfie-selfie kayong dalawa. Pagkatapos ipo-post mo, itag mo yung network leader mo. Pagkatapos itag mo rin ako para at least malaman ko. Praise God. At least mabigyan ka ng thumbs up. Good job! Hello, amen? Bawat isa dapat maging involved tayo rito sa pag-share. Amen? At kung ang mga kabataan nag-share, pati yung mga katandaan dapat mag-share. Kasi yung katandaan hindi nag-share, walang pinagkatandaan. Praise God. Dapat lahat, ha? Sana lahat mag-involved dyan. Isishare mo, sino isishare mo? Hindi sarili mo, si Lord ang isishare mo. Si Jesus ang isishare mo. Always look, every time, it's an opportunity to share the gift of God, which is everlasting life. Yes! Yung ano-ano, ang pinakamalatang i-share at ibalita, ay ano, yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yes! Praise God. Kaya, sabi niya, for I long to visit you. Sabi ko nga, huwag mong basahin ang ibang tunog niya. So I can share spiritual blessings with you. Kasi pag nag-share ka, ano, nag-share ka ng gift of God, ang natatanggap nila, spiritual blessing mo na. Buhay na walang hanggang. With you that will help you grow strong in the Lord. Kasi pag ito na-share mo, lalakas ka kay Lord. Kaya wala kang ano eh, hindi ka manghihina. Doon man yan, pa, ipapagpag mo yan. Hindi pwede, walang karapatan na manghihina ako. Okay.
May sumusunod sa akin. Amen. Praise God. I'm eager to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. Dapat, ang relationship kasi give and take yan. Amen. Gusto mong mahalin ka, hindi ka marunong magmahal. Gusto mong purihin ka, puro kalokohan naman pinagagawa. Wala ka na, purihin ka. Uy, ang daling na kalokohan mo, ha? Hindi ganun. Amen? Amen. Ako, ikaw tinututuan, pinagtsatsagaan ng leader mo. Ganun ka rin dapat. Amen! Yung sasabihin ka ng leader mo, good job. Eh, sabihin mo, wow, good job. Good job, Nay. Good job. Bakit? Aba, malaking kalakasan din yan sa leader. Alam mo ba yung leader mo, kailangan din ng kalakasan? Amen! Hindi lang kung ikaw ay iniintindi. Pinakain ka ng leader mo. Pakainin mo ng leader mo! Hi, Swati! Ganun lang! Ganun lang! Ikaw, may tumututok sa'yo. Tapos din, ikaw na may tumututok sa'yo, matuto ka magtutok din. Amen! May nagpapalo up sa'yo, matuto ka maipalo up din. Ano mo mararamdaman mo ang saya niya pag ginagawa mo na yung ginagawa sa'yo? Amen! Kaya dapat na ginagawa sa'yo ay dapat gawin mo rin sa iba. Amen! Yan ang reason kung bakit napakalaga ng gagampanan ng parents, ng magulang. Kasi kung ano ang mahirap, kung anong ginawa ng parents mo sa'yo, yan din ang gagawin mo sa anak mo. Tuwa ka ba? Yan ang ginawa sa'yo ng parents mo. Kaya yan din ang gagawin mo. Yan, patabahin mo si Asya. Yan. Ganun dapat. Hallelujah. Amen ba? Amen! Glory to God. Hallelujah. And disciples must be, dito tayo tumigil eh. So, alam niyo na yung introduction ko kung bakit. Kung ano yung ginawa sa'yo, gawin mo rin sa iba. Be generous. Amen. Be a giver. Amen. Problema sa'yo, hindi ka giver. Gusto mo, lover. Anong nahanap mo po? I can find a lover. I can find a friend. Honesty! Big Joel, yung panangunan namin yun. Praise God. Hallelujah. Pero dating isang magandang balita, mukhang totoo na talaga ang conversion ni Alice Cooper. Kailangan si Alice Cooper. Alice, ni Paolo, kailangan si Alice Cooper. Paolo? Nakakalakos siya, ginagaya mong forma, pabira. Jeffrey siya, pabira. Heavy metal lang, gabit ko. Pinapupukpuk yung heavy metal. Grabe yun. Noise yun eh. Hindi talaga noise yun. Grabe yun. Ang mga cover ko nun sa high school, yung pabira, Alice Cooper. May mga pintura rito, kapatid mo na lang. Kating naman yung iba, oh, ginagaya siguro si Alice Cooper na pag nagpapapicture. Nakagaling ba? Grabe yun. Rocker talaga yun eh. Pag nagpo-concert yun eh. Walang pwede. Every time na may concert, may nasasaktan. Kasi pati yung gitara, binabalik pa. Kasi nga, sabog eh. Sabog talaga eh. Kasi noon, pabira pag may mga concert na gano'n, pati mga bigilans, magmamaliwa pa. Hindi ka, ano yung pagbuhok ng buhok pang bigilans, grabe. Hanggang ngayon, pabira na mamaya pa, ang tagal ng what, sira ang grupo ng bigilans, wala na si John Lennon, patay na. Pero sikat pa rin yung kanta. Isa sa demonic yun eh. Yung kanta ng Beatles. Imagine there's no heaven.
Alam niyo yung lyrics na, imagine there's no heaven daw. Yes ba? Amen? Welcome to the Hotel California. Hotel California nabili ng satanic religion noong 1969. Kasi since 1969. Kaya nga matuto kayo! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Pero the thing is, ano mo? Ang mga satanisa nang abili ng hotel noong pa 1969? Ibig sabihin, pag bawat isa pala magiging giver, pwede palang bilhin ng lakas. Yes! Bakit di natin pag-isipan na bilhin ang SM? Yes! Sa market? SM, sa market? Sa merkado. Kaya sa Bisaya, anong merkado? Apelido. Kaya pag oras na ito pala, natutunan ang bawat disciple, pambihira. Amin ba? Kaya nga bang ikaw eager, hallelujah, eager to give your time, praise God. Uy, Sunday bukas, maaga akong matutulog ngayon. Uy, magpa-plancha na ako. Uy, Sunday bukas, maliligo na ako ngayon. Baka bukas, hindi na. Yeah. Anong gagawin? Kasi nire-trigger ka nga kasi. Ibibigay mo yung time mo. Praise God. Ibibigay mo everything mo. Including your money! Praise God. Amen? Magayin natin yung verse na to. Ang sabi ng Rock, 2 Corinthians chapter 8, verse 10 to 12. I suggest that you finish what you started a year ago. Ano daw sinimulan mo dapat ay dire-diretso na tapusin mo. Sinimulan mo mag-encounter, mag-post-encounter, mag-soul 1, mag-soul 2, mag-soul 3. Tapusin mo. Kung hindi mo yung tatapusin, soul-soul aabutin mo. Mahirap yung finisher, ay yung starter lang, pero hindi finisher. Look at Jesus Christ. He is the Alpha and the Omega. Ano yung Alpha Omega? Hindi yung fraternity. Alpha Omega. The beginning and the end. Praise God. Hallelujah. Don't just be a starter, a good starter. Be a good finisher also. Amen. Praise God. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya, I suggest that you finish what you started a year ago for you were the first to propose this idea. Pinagsimulan kayo ng idea. Minsan kasi may mga taong maaasahan mo kung ideas ang pag-uusapan. Maaasahan mo. Pero pagdating sa implementation, hindi mo na siya makikita. A good suggestion pagdating is, hindi, pagdating sa implementation, hindi mo siya maaasahan. Hindi ganun. Hello, amen? Amen! Kaya, yeah, we're the first to begin doing something about it. Oh. And you were the first to begin doing something about it. Kasi, ikaw na propose ng idea, kasama ka dito. Hallelujah. Pagdating sa implementation. Verse 11, now you should carry this project through to completion just as enthusiastically as you began it. Give whatever you can according to what you have. Yes. Amen? Amen? I encourage each and every one. Hallelujah. Ano? Meron mo? Bago magsara ang araw. Sino? Now you should carry this project to completion just as enthusiastically as you begin it. Give whatever you can according to what you have. Praise God. I want to, all of you, all of us must be involved in this project. Hallelujah. Project na ito, Operation Lipat. Be involved to this. Operation Lipat. Pag sinabi Operation Lipat, dapat involved lahat dyan. Praise God. Ano yun? Hallelujah. Ang dapat involved first and foremost ay ano? Pagiging mapag. Amen. 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 Yung maliit pag pinagsama-sama, malaki. Amen.
Amin ba? Yes. Wala kayo. Parang ganito yan. Anong mas mabigat, Tina? Isang kilong bulak o isang kilong pako? Isang kilong pako. Bakit? Ha? Ayun? Mabigat. Ah, mabigat yun. Di ba pareho ang isang kilo? Ano mas mabigat? Bakit mas mabigat yun? Di pareho ang isang kilo? Ano pa rin isang kilo? Asa na mas mabigat doon? Baneta, isang kilo? Bulak, isang kilo pa ako? Isang kilo pa ako? Bulak pa rin isang kilo? Sa ka nakakita, mas mabigat ang pako, eh kayo isang kilo, bulak na yun. Yung pako ni isang kilo, ganito lang ang konde. Yung bulak ni isang kilo, ganun karami! O, di ba rin yun? Isang kilo, Lenny, ano ang tama? Bukas Biyernes o Biyernes bukas? Ano ang anak? Walang tama? Walang tama? Ha? Oh. Ano ang tama? Bukas Biyernes. Mali, bukas Lunes. Ano ba yan? Tama daw. Ang tama daw, Monday bukas eh. Ano tama? Bukas Biyernes. Bukas Lunes. Ano tama? Uy, tricky ang answer yan ha. Ano yung test ng IQ yan ha? IQI test yan. Oh, IQ test yan ha. Oh, ano ang tama, Gabby? Alagaan mo nanay mo o nanay mo ang mag-aalaga sa'yo? Hallelujah. Yun o, ganyan, IQ test yun eh. Praise God, magkaroon ng IQ, mataas ang IQ mo dapat. Yes. Kung hindi, QI ang bagsak mo. Hallelujah. Saan ba tayo? Can be involved in this. Praise God. Hello, amen? Amen. Operation Lipat. Pero, unang-una, involved, prayer. Amen. Okay. Kasi paganda ng paganda at palapit ng palapit yung panahon natin. Yes. Sa pag-move on dito sa lugar na ito, naging anong tayo dito eh, naging comfort zone na natin ito eh. Na kahit nakapikit ka, makakarating ka rito, hindi mo kita, pero alam mo na kasi kabisado mo eh. But the thing is, let's give God the reason na dapat every Sunday, hindi tayo nagkakasya rito para bibigyan tayo ng magandang lugar. Alam niyo, meron ng nag-aabang, hinihintay na lang yung desisyon natin. Dalawang lugar ang nag-aabang. Yes. Praise God, kaya be involved in this in regards to giving.